May plano ang mga kasama ko dati na nasa ibang bansa na magbakasyon ngayon dito para mamasyal sa Baguio for 3 days at La Union para mag-celebrate ng birthday ng isa naming kaibigan. Isa ako sa mga naimbita. Nakaplano na ang lahat ng lakad 1 week before. Kaso tinamad ako sumama kasi naisip ko na 5 days ako mawawala. Nakaalis sila nang di ako kasama. Pero tawag ng tawag yung mga barkada ko na andun na daw sila kaya umalis na daw ako after ng lunch para makaabot ako ng gabi dun. Nag-decide naman ako na humabol na lang. Nakaalis ako ng bahay at nakarating ng bus station mga 3:30 PM pero dahil sa dami ng pasahero, nakakuha ko ng ticket para sa 5 PM na. Nag-chance passenger ako ng 4 PM pero di pa din ako nakasakay kaya wala akong choice kundi antayin ng 5 PM na alis ng bus. Habang nag-aantay ako ng bus na susunod 4-5 PM, nandun lang ako, nakatambay sa bus station sa Maykubaw. Di wala sa plano ko ang mag-manhunting, pero deep inside me, I was hoping din na sana may makatabi ako sa bus na mahitsura man lang o kahit di gwapo basta astig. But I'm not expecting for any malicious act. Naisip ko lang lalo na wala akong makitang mahitsura sa bus station. Allow me to introduce myself. Matangkad ako na semi-kalbo. Di ako gym fit pero okay naman katawan ko. Tama lang sa height ko na 5'6". Astig look lang daw ako kaya kahit papano napapansin naman. Habang nakatayo ko sa may antayan ng bus, may isang babae ang nagtanong sa akin kung anong seat number ko. Ang sabi ko, seat number 11. Sabi naman niya, sabi ko na nga ba magkatabi tayo kasi kasabay kita kanina sa pila para bumili ng ticket. Nasa likod mo lang ako, seat number 12 ako. Napatingin ako sa babae at sabi ko sa sarili ko, for 6 hours na biyahe, babae ang katabi ko. Napamura ako sa isipan ko. Wala man lang inspirasyon sa bus. Lumakad ako papalayo sa kanya at bigla na lang naisip kong magtanong sa konduktor. Sir, pwede bang hindi sumunod sa seat number? Sabi ng konduktor, hindi pwede sir kasi nagkakagulo sa loob ng bus at di nalalaman ng mga pasahero kung may ticket o wala. Sabi ko sa sarili ko, di ko pwedeng makatabi yung babae na ganun katagal. Siyempre, andun yung excitement ko na may makatabi man lang akong kahit di gwapo basta astig na lalaki. Yung tipong kahit di ako makausap, pero yung thought na may katabi kang ganun. Tapos ganun lang sisirain lang nung babaeng yun. Sabi ko, hindi mangyayari yun. Pumasok ako sa bus na orange mo. Pagpasok ko, yung upuan namin ay may nakaupo na. So parang nakahinga ako ng maluwag. Di ko sila sinataman lang, sabi ko, magkakaroon ako ng excuse kung sisitahin ako pag umupo sa ibang upuan. Lumakad ako papunta sa may likod. May nakita akong bakanting upuan. Umupo ako doon sa may tapat ng lalaking may kausap sa phone. Deadma lang ako kasi di ko naman nakita yung mukha niya. Makalipas ang mga 5 minuto, may lumapit sa akin na lalaking dalawa. At biglang sabi na, boss, may seat number yan. Wala akong choice kundi umalis. Lumipat lang ako doon sa opposite side na upuan
kung saan nandun yung lalaking may kausap sa phone. Parang natandaan ko yung lalaki kasi dahil sa suot niya. Naalala ko na nakita ko na siya sa labas nung nandun ako. Pero di ko matandaan ang mukha niya. Ibig sabihin, di siya remarkable sa isipan ko. Habang may kausap siya sa telepono, narinig ko ang mga pinag-uusapan nila. Deadma lang ako hanggang napuno yung bus na walang sumita na sa akin. Nakahinga ako ng maluwag. Buti na lang, di ko nakatabi yung babae kanina. Umalis na ang bus na di pa din tapos mag-usap yung lalaking katabi ko sa kausap niya sa phone. Medyo na-curious ako kaya pinapakiramdaman ko kung boses bakla ba. Astigo mayabang ang dating. Wala naman akong mahalata. Nung tapos na siya makipag-usap, nararamdaman ko yung siko na nakadantay sa bandang side ng waist ko. At parang nagkikis-kisan na kami ng braso at legs. Nagtataka lang ako na di siya umiiwas. Mas lalo ko nararamdaman yung braso niya. Sabi ko sa sarili ko, gusto ako nito. Kaya ang ginawa ko, nakipagkis-kisan na din ako sa kanya. Reactive lang akong tao kaya di siya nahirapan. Hanggang sa ako na ang nagpaparamdam sa kanya. Usog doon, usog dito. Baling sa kaliwa at kanan. Yung ulo ko kasama ng shoulder ko. Hanggang sa nagsalita siya. Siguro mga more than 1 hour na kami sa bus sa may bandang Bulacan na. Sabi niya, "Pards, ba't parang di ka mapalagay?" Nagulat ako sa sinabi niya. Pero ang sabi ko, masakit lang ang tiyan ko. "May candy ka?" Ang sabi niya, wala daw. Hanggang sa tanungan na kung saan ako pupunta. Anong pangalan ko? Anong gagawin ko sa Baguio? Ganon din siya nagkwento. Hanggang sa nagkakakilala na kami at nalaman ko na ganon din siya. Kaya bigla ko na lang hinawakan ng kamay niya. At pinisil niya din ang kamay ko. Magmula nun, di na mapaghiwalay ang kamay namin. At di mabilang sa daliri ang halikan namin sa bus kahit may ilaw o wala. Sobrang sweet namin. Wala kaming pakialam kung may nakakakita sa amin. Basta tuloy kami sa ganun. Hanggang sa nagkahawakan na kami. Nag-offer siya kung gusto ko daw sumama sa bahay nila sa Baguio. Nagulat ako kasi sabi ko okay to ah. Di pa man lang ako ganung kakilala, inaaya na niya ako. Pero umuo naman ako. Sabi ko sige, pero papaalam ako sa mga pupuntahan ko sa Baguio na umaga na lang ako pupunta doon sa may transient house namin. Pagdating namin sa Baguio, inaya niya akong uminom. Tigis ang beer lang naman pero di naman namin naubos. Ayun pala, inoobserbahan niya ako kasi daw. Sabi niya, kung napansin daw niya na malambot ako o lumabas na natural daw akong halata, iiwan daw niya ako talaga dun. Pero di nangyari yon kasi di pa nga kami tapos mag-inom. Inaya na niya akong umuwi na daw kami. So wala akong choice dahil gusto ko naman. Minamasdan ko siya. Sabi ko, cute pala ito. Kung matagal nang natititigan. At kulay kayumanggi siya.
may pagkamamula-mula ang balat niya. Kung okay naman siya, kasi masarap kausap, lasting magsalita. Hanggang sa sumama ako sa bahay niya, nagulat ako sa laki ng bahay nila. Sabi niya sa auntie niya daw yun, na makapasok kami ng bahay nila, konting usap lang sa auntie niya at inaya na niya ako agad sa room niya sa may basement. Nung nandun na kami sa kwarto, puro lambingan, halikan kami ni Soren. Tapos naligo kami ng sabay. Nagkataon na gustong gusto ko na siya dahil mabait siya, laging nakangiti at nakikinig pag nagkukwento ako ng buhay ko. Pagkatapos nun, nagbihis kami at sinatid niya ako sa sakayan ng taxi at umuwi na ako. Pero di natapos dun ang communication namin. Hanggang ngayon, magkausap kami araw-araw. Nahuhulog na loob ko sa kanya kasi ganun din siya sa akin. Ang pangit lang kasi may jowa na siya. 4 years na sila. So lumalabas na second choice lang ako. Kahit sabihin pang mas gusto daw niya ako kaysa sa tunay niyang jowa, nandun pa rin ang agam-agam. Kung single lang siya, aasawahin ko talaga siya kasi mabait at thoughtful siya sa akin. Sana masundan pa. At sabi niya, next week bibisitahin niya ako sa Manila. He's not originated from Baguio. He lives somewhere 8 to 9 hours away from Baguio.